Okay, anak tayo. Mag-explore Okay na, tayo. ready na. Okay. Ulala! Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Okay, wala pang nakakarinig sa atin pero at least nag-aano tayo. Ayan. Pero na-check natin uli yung sound. So, paki-check naman ho kung okay na po yung ating sounds. Okay na. Ayan. Medyo okay na po yung ating audio. Ayan. So, thank you for bearing with us. No, pasensya na ho kayo. At kami po ay nagkaroon po ng technical problem. Kaya ngayon po ay nagbabalik ang Vincent Disconnects. Na-disconnect ko kami. Oh, pero ngayon Vincent Connects na. Oh, di ho ba? Oh. Okay. So narito po tayong muli sa Vinspirasyon. Eh kung nung simula po hindi po ninyo kami na, pero sabi nila hindi nila tayo maintindihan. Ano yung comment sa iyo, Kuya Baylong? Sabi niya maintindihan. Sabi niya, ala, ang ganda ng sinasabi niyo pero hindi namin kayo maintindihan. So, ano, but anyhow, ganda nga ng usapan natin kanina. Mabalik tayo doon. Sige, alam mo kung gusto ko nga sanang balikan sa unang-una eh. Kung babalikan natin sa unang-una, baba muna tayo second floor, doon tayo nang galing. Parking. But anyway, so yun, no, pinag-usapan ho namin kanina yung experiences po ni Ate Nicole when she was still very, very young. Ayan. So naikwento nga ni Ate Nicole na stricto dahil yung usually pag yung gender babae, di ba? Inaalagaan, yes. Talaga, protected talaga. Yes. So, tapos kinuwento ko rin nga, gaya ng experience ng kapatid ko. Kasi pag babae nga, ganun yung mentality ho natin eh. Actually, it's more on protection. Di ba? Ng mga magulang na kung minsan, nagre-rebelde yung mga anak dahil lang akala nila, pinaghihigpitan sila. What is the meaning of this? Ganon. Di ba? Ganon din ang mga tanong ng mga kabataan. Di ba? Bakit ganon? Teka lang, Father Nelson. Mm-hmm. Siguro pagsalitin natin sila para ma-check ko rin yung kung maririnig. Okay lang ba? Kasi tama. Malinaw tayo in the lowest. Oh, yes, yes, yes. So, sige. Oh, subukan nga natin. Magpakilala kayo ulit. Yeah. Yes. Hey guys and welcome back to Vinspirasyon. O, diba? So, yan, yan, yan. Correct. So, ayun, ako po ulit si Ate Nicole Quizon from youth po ako from Our Lady of Miraculous Medal National Shrine Parish. Kasapi po ako ng Vincentian Parish Youth Ministry at ng Santo Domingo Youth Organization. Okay. Yun, malinaw. Anong number ba ito? Malinaw na. Anong number po ito? Number? Nelson, Father Nelson. Wow! I think that's a number, ano ba? Number 2 ako eh. Baka number 1 yan or number 3. Okay, sige po. Continue lang, sige. Yeah, okay. Yeah. Okay, so, good evening everyone. Good evening sa lahat ng nanonood ngayon. My name is Jericho Taget, but you could call me Baylong. I'm part of Vincentian Parish Youth Ministry of the Our Lady of the Miraculous Medal National Shrine Parish. And so, welcome sa lahat ng tumututok at nanonood ngayon sa Vinspirasyon sa ating panahon via Vincent Connects. Wow. Okay, yeah. So, you know, medyo pasensya na ho kayo kung napaparami ho ako ng salita. Ano po? Magpipigil na po ako dahil ito po ang sabi talaga nung isa eh. Pagsilatayin mo naman na marami ang guests. Daya, oo nga ho. Natutuwa lang ho kami dahil nagkita-kita ho kami. It's been a long time ho na parang reunion po naming tatlo ito. Dahil nung ako po ay nasa Shrine Parish pa ng Our Lady of the Miraculous Medal, sila po ang aking mga youth doon. Very active, very energetic, very powerful, very creative, very millennial. Ayun. Then, ayun. So, nabanggit nga kanina ni Ate Nicole na nung kanyang kabataan, medyo, ano, no? Yung kulang. Ano, yung experience. Kasi maalala ng childhood memory. Mm-hmm. Kaya, bahay, ano lang, bahay, eskwela. Bahay, hatid sundo until second year high school. But then, you realize na kung bakit. Yes. Later on. Ano? Later on. Dahil si Ate Nicole daw po ay panganay. Yes. Ayan. So, very protective lang yung kanyang mga magulang. Oh, kaya napakahalaga ito, lalo sa mga magulang, no? How you can explain that to your children. Kasi may mga, totoo yung struggle minsan ng mga kabataan na when they feel na
bakit ako hindi pinapayagan? So, nagkakaroon ng resentment. Mm-hmm. Kaya, challenge yun. Pero kasi maganda naman yung dahilan din. Sometimes, we have to control, alam yung mga curfew. Maganda yung pagbata pala, ina-explain na sa mga bata. Mm-hmm. Why we have to do this? Kasi yes. We love you, we care yes. for you. Yes. And we want to have some discipline then, mm-hmm. ganon. Yung mga ganong bagay pa, mm-hmm. na we need to really inform yung mga bata. Kahit bata pa lang. Huwag lang sabihin natin na, Mami, lalabas ako, hindi pwede. Bakit po? Basta, hindi pwede. Mm. Yeah. Nag-i-end dun eh. Hindi ang maintindihan. Yes. Oh, yes. Kung bata ka, magtatampo ka. Right. Oh, yeah. Mga ganong point. Mm-hmm. Yeah, kung, at kung nagtampo man, there's also another point of conversation mm-hmm. after that. That's no? another yes. issue to settle. Correct, correct. Kasi ganun yan, hanggat naiipon, palaki yeah. ng palaki, hanggang yes. maging bigger issue siya. Siguro mm-hmm. kaya ako, ano, parang kawala talaga ako nung after, nung pwede-pwede na, nung hindi na ako hatid sundo. Yeah. Parang, anywhere gusto talaga. Ko na, oh, gusto ko na, uuwi ako ng 8 p.m. kahit mapagalitan ako, okay lang. At least you nagawa feel ko. So independent na. Yes, mm-hmm. it's parang liberating yung feeling. Yeah. Kasi yeah. parang akala ko free ako ng mga moments na yun. But pag uwi mo, ay iyak si bakla. Iyak na mm-hmm. naman, and magtatampo. Mm-hmm. Tapos iisipin ko, hindi nila ako mahal kasi hindi nila naiintindihan. Ganun. Yes. Yung thinking ng mga bata. No, and that's very real. Totoo yan. Yeah, we cannot discount that eh, yung mga ganun feelings sa mga bata, ng mga kabataan. Mm-hmm. Kaya yung mga nanay, mga tatay na nakikinig po ngayon, no? Oh, maganda po ito, take note, no? Yes. Kasi maganda yung intention po natin, kaya lang yung interpretation ng mga bata, iba. Iba. Mm-hmm. Hindi. Kaya maganda yung napag-uusapan nyo. Siguro kasi difficult yan ng mga maraming parents eh. Yung how to really communicate. Yes. Yung communicating. Magandang topic yan sa next ano natin, yes. paano mag-communicate. Oh, tsaka siguro, Father John, ako, dadagdagan ko lang, ano, mm-hmm. yung nabanggit na pinag-uusapan natin. I think it has something to do also with sometimes the parents are comparing their generation with yes. the new generation. Actually, halimbawa, eka ako muna. Hoy, sige na nga. Hindi. Nga pala, guest nga pa. Sige, sorry. Hindi nakikare daw ila kay Father. So, parang, oo nga. Kasi sabihin sa mga, kasi pag sumagot ka, sabihin, sumasagot ka. Pag hindi sumagot, pati ka sumasagot pag ginagawa. Totoo yan. Oo, magpapaliw. Ay, sige ka naman. Kaya sabihin ko lang, Pats, ano, sagundahin ko lang yung sinabi mo na generation to generation. So, from transition kasi, dun natin, dun na wawala. So, they thought na, once the ganito yung generation nila, yung norms doon, and then the tradition, maka-carried away nila papunta dito sa generation. Well, in fact, na-carried nila, pero may maling impact dun sa bata. So, yun yung sa tingin ko pong nagiging bottleneck ng generations to generations. And unfortunately kasi, yun din yung natutunan ng mga parents natin eh. Yes, sometimes yun ang ina-apply nila dahil para sa kanila, yung tama yun. Yes, diba? So, syempre, yun naman, I think it has something to do with the parenthood. Tama ba, Father John? Yeah. Diba? Well, yun nga. Yung sa parenting, ano? Kaya magandang challenge din sa mga bata. Ano? We need also to understand wala ngang kurso on parenting sa college. Eh, no? Yes, yes. Kaya yung mga magulang natin, kung ano yung natutunan nila, yun lang yung ina-apply nila kasi akala nila yun ang tama. Mm-hmm. Okay? Pero marami naman silang ginagawa ang tama kahit di naman nila napag-aralan. Oo. Pero may mga cases lang na ganun. Kaya napaka-importante magkaroon ng conversation. Yes, yeah. Pinakamahalaga yun, di ba? Before, ang akala nila, eh kasi naman yung, ewan ko, experience ko rin ha, yung may gap naman tayo somehow, ano? Yung experience ko, takot kami. Yung out of fear, pero alam ko, love yun eh. Mm-hmm. Pero yung, minsan tititigan lang ako ng nanay ko, tumitigil na ako eh. Mm-hmm. Dahil alam ko, ang kasunod nung pagka nagmatigas pa ako, papaluin na ako eh. Pero parang wala naman nangyari, no? Hindi, kasi ganito yun. Alam mo kung ba't wala nangyari? Di sabi ng nanay at tatay ko, ang kulit mo, papaluin kita, hindi nila ako mahabol, mabilis ako tumakbo. Kaya sinabi nila, eh, kaya hindi ako nabugbog ng nanay ko eh. Oo, nabugbog ka ba ng nanay at tatay mo? Hindi, oh, bakit? Ang bilis kong tumakbo eh. Ayun, no, di ba? So, ganun, I think it has something to do with that. Mm-hmm. Yes, kaya bilang... So, part ko naman po is, nasan ako bago ako mag-start sa simbahan? Good thing, malaki yung pinagkaiba namin ni Nix. Baliktad kami. So, grade 2 pa lang po ikaw ako. Ah, no, outgoing ka talaga. Yes po. Bago ako magsimula sa church, nagsimula talaga ako sa church na po talaga. Yeah, I was exposed. Yeah.
way back grade 2, since grade 2, nagsaserve na ako sa simbahan via Miraculous Medal Family Center Incorporated. Oh, sa MMFCI. Sa MMFCI. Yan, that's so, main ball, main ball. Yun, growing up, kabaliktaran din ni Nicole, yung lifestyle ko before is sobrang na-enjoy mo talaga yung childhood. Na-enjoy ko, and at the same time, walang limitation. Yung syempre limited budget by that time, pero I enjoyed going out, makipaglaro, and at the same time, yung moment na naglalaro ka sa simbahan, ibang factor kasi yun. You're serving the Lord, and then you're enjoying it kasama yung mga bata hanggang college ka. That's pero kasi siguro Baylong, yung parents mo kasi religious din. Hindi naman. As part ng Miraculous Medal Family Center Incorporated po, na ngayon unbound na, required po talaga kaming mag-attend and maging participative dun sa mass. Ganyan na rin po, naging culture na rin ng family namin. So, you're saying na ikaw talaga outgoing ka na rin? Oh, yes po. So, part na rin siguro ng growing up mo, na-expose ka? Oo. Kung ano ako ngayon, it is because yung mga pinagdaanan ko rin, kasama yung family ko, and then the church. Yun lang po talaga. Kaya malaki po talaga may kita nyo, yung inabutan ko si Kuya Bayo. Talagang laki ng changes. Ang maganda lang doon, yung exposure niya doon sa parish, especially as a leader. Silang dalawa. No, so nakikita mo yung kaya nila to lead people. Yung maganda, na-empower din sila. Doon mo makita, kasi very different yung kanilang pero they came out as leaders, no? Yes. Kaya makikita mo na hindi ibig sabihin po no na kung yung young in childhood mo ay magkaiba o ano man yung kalalaki niyo. Kasi na-i-improve yan, na-de-develop yan over time, no? Natututunan din talaga yan. And I think that's what's happening sa inyo. Yeah, that's the similarity na natin. Magkaiba yung upbringing sa household. Yeah. Yes. Doon mo makikita yung education, yung training, yung formation, nakakatulong talaga. Yes. I just wonder, anong impact sa inyo ng pandemic ngayon dahil outgoing ka, biglang lockdown. During this time po naman, nananavigate ko na yung yung personality ko and at the same time yung attitude ko. So, iniisip ko mabuti ano yung magandang gawin during this pandemic. That's why I involve myself to some webinars. And yun naman yung mga approach ko ngayong pandemic pads na maging wala man akong outlet for my outgoing personality, meron akong another outlet for me to explore new things. That's the webinar na nagagamit ko rin ngayon sa work ko. Yun yung maganda rin, naging proactive siya. Yes, kailangan po maging proactive yung mga kabataan ngayon. Okay. Yan. Ikaw, Nicole, paano naging impact sa'yo ng pandemic? Kung sa yung mga outgoing, ako okay lang po kasi sa akin, kasi sanay po ako eh. Correct. Pero yung siguro yung sa mental mental part, yun yung medyo crucial for me kasi nga nailabas na ako. Mm-mm. So parang bumabalik ako ulit doon sa pinapasok ko ulit yung kinakahon ka. Parang feeling ko nakahon ako ulit. So parang gusto ko na kalampagin ulit yung sarili ko, which syempre hindi mo naman pwedeng gawin basta-basta. Very limited kasi ngayon. Pero in terms of yung if I want to I enjoy myself. Parang gano'n. Kasi doon ako sa... Me time. Hashtag me time. Kasi nasanay na ako na di naman ako pinapalabas dati. Magreklamo ko. Diba? Yun. Gano'n. So, ano nangyari? So, you just stayed? Yes. Hindi kayong iba kasi mga kabataan tatakas. Ay, hindi po ko natakas. Legal na po ngayon. Legal na kasi. Pero yung mga yung if I feel na I have to go out ng ako lang. Yeah. Hindi po ko yung parang nag... sa bahay lang. Hindi kasi di ba nagkaroon ng strict lockdown, yung iba bawal talaga pumunta sa ganito or what. Mm-hmm. Pero may mga kabataan ako na rin talagang tatakas pa rin. Ay, di ba? Kasi, no po yan. Oo, di ba? No, don't do that. May mga cases pa rin ganon. Talagang pupunta sa ganito. Di ba? Kaya may mga case na nahuhuli, di ba? Yung mga ganon. So, wala namang Tsaka siguro, pinakamaganda rin, lalang sa mga kabataan po, yung you let your parents know where you are. Naalala ko yung isang yung kaibigan ko. 'Di ba sabi niya doon sa mga anak niya, "Father, yun lang naman ang gusto kong malaman. Just in case na may mangyari sa anak ko, alam ko kung saan ko agad pupuntahan." Yeah. 'Di ba kasi pag hindi mo sinabi kung saan ka nandoon, saan ka hahanapin? Ano ang point of preference ng mga magulang mo para hanapin ka? Mahihirapan. Pero alam niya, Father Nelson, by Abelong tsaka Nico, iba kasi talaga hindi nagpapaalam kasi hindi rin parte ng kultura ng family.
Mm-hmm. Yung from the very start ngayon, wala silang communication. Yes. Yun yung mahirap dun eh. Yes. Kaya paano mo maituturo ngayon kung simula nung bata, hindi nag-open kayo, hindi kayo nag-express ng feelings niyo, hindi kayo nag-express ng mga ganito. Yung upbringing nga, yung sabi natin, no? You will carry that hanggang paglaki. Di ba? Nagiging ano talaga yan. Kaya yun, magkakaroon ng impact ho yun sa behavior ng ating mga kabataan ngayon. Lalong-lalo na kung, ito, another topic po ito, medyo mabigat po ito. Lalong-lalo kung yung mga bata nagkaroon ng trauma nung bata sila. May impact po rin yun. Hindi na siguro natin pag-usapan dito sa ibang ano na yun. Sa ibang pagkakataon na lang. Pagkakataon. Pero yun nga, sa mga kabataan. And maganda rito, may outlet kayo. Kasi Baylong talk about outlet. Yes. Yun yung importante ngayon eh. May outlet na may positive outlet. Yes, yes, yes. And I think hindi lang basta-basta outlet talaga. Yes. Kailangan ano, maging proactive productive. Kind of. Fruitful, ano talaga. Nicole, ikaw na naging outlet mo? I study po kasi. Okay. So, nabuhos ko doon. Yes. And I work at the same time. So, may yung energy na parang kapag feeling ko ang lungkot na. Meron akong napagbubuhusan ng time. Yeah, yeah. Study, mga nanood ng mga nag-webinar din po ako. Yun, mga ganung kind of ano. Kaya napaka-importante ngayon yung online. Doon ka lang din kahapit. Pero ako nakita mga kabataan, nag-exercise sila online, grupo sila. Kinawa niyo rin yun? Definitely, Pads. Hindi po, ano, actually. Nanonood ng mga, ano. Si Baylong, nung nag-online siya, nanonood lang siya, hindi siya sumasabi. Hindi, Pads, nanonood naman ako, pero mukbang naman. So, sabi ko, parang interesting, mukbang talaga. Maganda rin kasi sana yung may mga movements, no? Maganda naman sana, like, may movement naman, Pads. To be able for have to, lalo na sa mga kabataan, yung mental health. Kasi, nagiging coping ngayon, sa totoo lang naman, yung mga Netflix, yes. Pero kinakailangan din ng mga kumilis-kuilos. Ano? Mahirap naman yung buong maghapon o buong magdaman. Madami na ano sa internet, mga yoga, 20 minutes workout, yun, nagaganan-ganan ako. Kasi ang challenge dun, yung maganda yan, yun sa mga mayroong mga initiative na, yung medyo kaya nilang idalin. Kaya lang yung mga nahihirapan, you need a group to encourage one another. Kaya yung minsan yung sa youth nga sa santuario, they were showing me, Pads, teka lang, meron kami ano. Zoom, parang Zoom sila. O, ano? Sabay-sabay sila magkakaibigan, nag-exercise. Oh, nice idea. Oo. Yes. Kaya mga kabataan, pwede nyo gawin nyo, mag-organize kayo, nag-zoom kayo lahat, sabay-sabay kayo. Pwede. Mag-exercise kayo, schedule nyo. Kasi kapag kami group activity, nag-encourage kayo ng bawat isa, mas may pressure, may motivation. Yes, yan din. Bukod doon sa ano, sa healthy mukbang. Meron bang healthy mukbang? Siguro po, water siguro yung minumukbang para ano, mineral water, distilled water, purified. Wag lang po holy water. Pwede ba na yun? Bantay mo lang siya dyan. Dyan lang siya. You'll be reminded of. Tsaka meron pa silang outlet na banggit. Bukod sa webinar, bukod dun sa mga online, yung kamusta yung grupo ninyo sa church? How did you handle it? Kasi pakilala niyo muna ano ba yung grupo yung pinanggalingan niyo sa church. Bukod sa halimbawa, bukod dito yung pinaka ito yung 'di ba umbrella yung ibang grupo niyo, ano yung pinaka main na name okay, ng ating so, ano, organization. Vincent, our group is the Vincentian Parish Youth Ministry. But before that, ano yung mga kinabibilangan nyo? Diba kasi, yun nga, sinasabi natin, may mga umbrella yan. Mother organization. So, ano yung kinabibilangan mo, Ate Nicole? Ang mother org ko po, Santo Domingo Youth Organization. Yeah. From Santo Domingo de Guzman sa parish, dun sa may barrio. Yes, yes. Ikaw naman kaya, Bill? Ako naman po is the Miraculous Medal Family Center Incorporated. Mm-hmm. It's a social group kasi siya eh. Like, mga may nag-organize namin ng social workers. Yes. Lahat ng mga I couldn't say kung less fortunate na individual. Mm-hmm. Pero yung mga may sponsored children po kasi yung mga nandoon. Yes. Basically pinapag-aral kami ng taga ibang bansa para matustusan yung pag-aaral namin. Mm-hmm. So knowing that, kay then in-expose kami ng MMFCI sa ganitong culture, we're very thankful kasi up to this day. Anong culture? Paano kayo na-expose? Because every weekends, meron kaming formation. That's OGF, ongoing formation. Doon, tinatopic yung youth din po. Basically, yes. Youth din. Paano yung adolescence period, mm-mm, paano inabigate yung feelings din, mm-mm, how do we handle communication sa mas matanda sa amin. Yeah. So, bata pa lang ako, na-facilitate ko na yung emotions ko because
may learning, merong input regular na pinifeed sa amin yung MMMCI. And bukod doon, may grupo kang kasama. Mm-mm. Diba? Marami kayo. Even up to this day, I'm glad na nandoon pa din sila. And even our social workers. Hello po. Kaya napaka-importante yung mga bata, mga kabataan, may positive group, peer group sila. No? Importante yan eh. Kaya itong mga, during this pandemic, yung mga may ganong positive group, I'm sure they look forward to be meeting with them. Pero ito yung magiging support system nila eh. Yes. Right, being in the right circle, it means na ano ka, marami kang matututunan and at the same time, may mag-lead sa'yo. Kung mawawala ka, uy, wait, mawawala ka. Hatakan pataas. Ganun kasi yung right circle. Hindi ka iiwan yan. And how I wish lahat ng parish may ganun. I think meron naman ang lahat ng parish may mga youth group ba? Yes po. Commission ng youth. I think meron naman yung commission youth. Naman. Ang ano na lang dyan, challenge dyan yung mga leaders sana will know the dynamics ng mga kabataan. Oh, para Kasi iba-ibang ages din yan. Eh si Father Nelson magaling sa kabataan niya. Kaya siya ginawa namin vocation director. Pero ang hinahanap ko po ngayon, mga professional niya, tsaka ano eh, young professional, so hindi na rin bata. Medyo na lang, medyo bata. O medyo bata lang. The young professional and not so young professional. Father Nelson, may binanggit lang, pipick-upin ko lang sinabi ni Baylo, no? Iyong formation. Ano yung pinaka sa formation mo nung bata ka na tingin mo nakatulong sa'yo? Ano yung mga topics na... Una sa lahat, pag meron kaming ongoing formation, ano siya, series of topics siya. Mm-hmm. Like for example, how to, like for example, how to be a matured adult, ganyan. Mm-hmm. So number one is communication. That's that's one topic. Hanggang sa sunod-sunod na siya. Yeah. So from that point, alam na namin kung paano makipag-usap sa ganitong tao. Oh, mm-hmm. Yes. Sino ba dapat kinakausap namin? Mm-hmm. And third, ano pa yung proper communication and words and language na ibibigay mo? Mm-hmm. Kaya kami naman is, lagi kaming, akala nila walang maibubuga yung bata. Because nga, from MMCI na alam naman natin ganun yung background. Pero, academically, talagang nag-excel lahat. Kasi every Saturday, every Sunday, may formation. Saturday, meron kaming... tutorial classes. Yeah. So, hindi kami pinapakawalan ng simbahan. Yes. Na wala kaming matututunan, hindi natatapos dun sa school. Right. Ine-extend ng simbahan yung arm nila. Yes. Na yung mga kabataan, from i-form. School, dito naman siya sa simbahan. Mm-hmm. Para maging maayos. And thankful ako, maayos yung family ko. Because meron akong goal. Yeah. Dahil dun nga sa ginawa nila sa akin. Pero Baylong, you were talking about na MMFCI. MMFCI. Baka hindi kasi alam ng mga tao. That's the Miraculous Medal Family Center Incorporated. Before. Pero ngayon po, tawag na po sa atin is the Unbound Manila. At sino yung mga nandito? Anong background nila? Ito po is yung mga kabataan na... may potential sa pag-aaral pero walang potential sa budget ng mga magulang. Yes. Ito po is kabilang po ako doon, nag-start ako as grade 2 po ako nag-start. Naaalala ko pa yung nanay ko, binibihisan ako kasi nga kailangan ko pong makapasa doon sa interview NCI because apat kaming magkakapatid, pero hindi sasapat na sabay-sabay kaming mag-aaral. Yeah. So, nakitaan naman ako ng potential ng nanay ko sa academic. So, ang ginawa niya, pina-photocopy niya yung card ko, birth certificate ko. Hindi ko alam na i-interviewin na po ako. Hello, Ma'am Gemma! Kung nanonood ka, hello, Ma'am Gemma! So, tinanong ako, anong ginagawa mo sa school? So, anong favorite subject? So, grade 2 ako noon, yun lang natatandaan ko. Then, a month after that, nakapasa na po ako. Tapos doon na nagsimula yung church life ko. Yeah. Na naging leader na, naging nagtateatro, na mga social activities, kung saan-saan. Kaya naman ako, kahit saan mo naman ako ilagay ngayon, kaya ko naman, hindi naman sa bragging, no, pero kaya kong mag-thrive. Yeah. Na kahit saan, mapa-dirty works man yan, mapa-professional works man yan, may background ako dyan. So... alam mo na. Kaya, Father Nelson, Nicole, napaka-importante yung we give opportunity. Yes. Dahil marami ng mga bata na, yes, mahihirap,
Pero when they are given the opportunity, they thrive and they excel. Kaya ito yung sinasabi ngayon ni Baylong, eh, no? Unfortunately, marami dyan, eh, hindi nabibigyan oportunidad. Yes. And sometimes we tend to blame them. Eh, no? Pero hindi, eh, pag binigyan mo, nagpo-flourish. Yes. Eh, di ba? So yun speaking yung of opportunity, sa'yo. Father John, magandang ano eh mapaalaala din natin sa lahat lalo na sa mga nanonood natin. Minsan nalulungkot ako eh. Sa totoo lang may mga naririnig ako kung bakit mahirap ang tao na 'yan, hindi marunong kasi nga tamad. Yeah, so wag po, hindi po ganoon. Alam po ninyo, marami ako na encounter ho ng mga kaibigan ko din na galing sa hirap pero nag-tribe. Yeah. At umunlad ang buhay. Bakit? Dahil nabigyan ng oportunidad. Mm-hmm. Although sila naman talaga, nagsusumikap din. Kasi may may iba din naman talaga. Ano, yun na yung sitwasyon. Andaan ano nila. Ito na yung binigay ng Diyos eh. Sa lahat naman ng sector meron yan eh. Pero hindi natin pwede sabihin na yung mga mahihirap, tamad yung mga yan. No. That's subjective. I-correct ko lang siguro. Yung nabanggit kanina tungkol dun sa MMFCI tsaka sa Unbound. This is actually two different entities. Yung sa Unbound, before po ay magkasama po sila yung Unbound tsaka MMFCI. Yung MMFCI po ay under po ng apostolate ng mga Vincentians. Ano po? Na mga pari po. Ngayon ho ay humiwalay na po yung Unbound Manila, but yung MMFCI remains and retains dun ho sa ating parokya. So yung talagang ano po, handle po ng mga community ng Vincentians ayun pong MMFCI, the Miraculous Medal Family Center Incorporated. So doon po nagpapaaral po kami ng mga parishioners ho na medyo gaya nga na nabanggit niya, may oportunidad, nakikita namin yung potential pero walang kakayahan. Kumbaga, so kinakailangan tulungan financially. So sila po yung pinipili po namin. Ini-screen din po namin 'yon. And gaya nga nang nabanggit, binibigyan po namin ng formation yung mga bata. So yun. Anyway. And Father Nelson, siguro we'll go back to our guest po, Leno. Yeah. Di ba nabanggit natin, ito, mental health yung topic natin. Eh. Mm-hmm. Kanina, dalawang theme na yung nakikita ko. Eh. Una, yung family natin, childhood natin. May impact ho yan sa mental health ng mga bata. Yung kinalakhan sa family. Kaya na yung mga mag-asawa, lalo yung mga young couples, yung relationship ninyo will impact your children's mental health. Mm-hmm. How you relate with one another, huwag niyo pong isipin na independent po iyan sa development ng mga bata. Mm-hmm. If you have a positive relationship, malakas po, very positive ang impact na sa mental health ng bata, lalo na habang lumalaki siya. Yes. Okay, so yun yung isa ano, yung family. Mm-hmm. Pangalawa, yung lumalabas, yung environment nila. No? Mm-hmm. Yung inyong grupo na pinupuntahan, yung mga formation, yung youth group ninyo, yun, may impact din yun, lalo na ngayon. No? Ngayon, gusto ko malaman sa kanila, no? Ano ngayon yung bukod dun sa webinar, balik tayo dun sa social support, no? Hmm. Sa inyo ngayon, ano yung pinaka sa relationship na ito na nakikita nyo nagbibigay sa inyo? No? Kasi double-edged sword ng relationship, eh. Di ba? It can be very positive or very negative, you know? Pwede maging source of strength, pwede maging source of stress. Tama, no? Yes. So sa ngayon sa inyo ngayon, nasan kayo ngayon dun? Anong mga karanasan nyo tungkol sa mga relationships na ganyan, mga kabataan? Relationships saan po ba? In anything na nagbibigay sa inyo ng inspiration ngayon, ng strength sa inyo, or at the other side, ano naman yung... Ano ba muna? Yung maganda muna. Yung ano ba? Yung positive ba muna o yung negative? Siguro mag-ano tayo sa positive. Oh, positive naman. Tayo sa positive. Ano yung mga... Ano yung mga benefits, no? Mm-hmm. Yung sa inyo bilang mga kabataan. Kasi napasok ka natin social support, yung support system. Yes, I think magandang mag-zero in tayo ngayon. Yes. Yeah. Sige nga. Ladies first. Sige naman tayo. Benefits ng youth. Yes. Kahit ano, ano sa mga, meron ba ngayon sa relationships na nagbibigay sa inyo ng strength ngayon pandemic? Ay. Meron ba ngayon? Yeah. Baka maganda siguro natin pag-usapan yun. Yes. Of course, bukod sa family, no, kasi siya na nasa bahay ka na naman. And parang masasabi ko na unlike before na, hindi na sila masyadong strict. So, parang you can get to share your feelings na. Mm. And aside from that, syempre, may mga friends ka sa youth ministry na kahit umiyak ka sa harapan nila, talagang yung parang kapag nag-breakdown ka, hindi ka nila huhusgahan kung gano'ng kahina. Yun siguro yun din yung masasabi ko syempre sa mga best friends ko na galing din sa youth ministry. Yeah. Sila yung makakaintindi sa iyo kahit hindi mo na maintindihan yung sarili mo. Yeah.
swak na swak yun eh. Actually, iniintay ko sagot eh. No? Pero totoo yan. Totoo. Yes. Totoo. Ewan ko sa'yo, ano, Baylong. Sa'yo. Actually, sa akin po is, I have a big support team na alam naman yan ng mga friends ko. So, una doon is my best friends. From, iba't iba kasi itong ano eh. My best friends from high school. Outgoing. Diba? Best friends from high school. Hello? And then, best friend ko sa college. Mm-mm. So, then yung family ko, yeah. They're very, ano, they're very supportive. Even up to this day. And then, syempre, yung sa work ko. Dahil meron din kami ganitong culture sa work. Yeah. Sa Miguelitos po is, meron kaming every first Friday, may mass po kami. Okay. Then, meron kaming Bible study every Thursday. So, hindi, thank you Lord, at hindi mo ako pinapakawalan dun sa, ano, sa ganong, sa factor na ganon. Dun sa segment ko na, sa buhay ko na ganon. So, having these four big support, na alam ko na anything na mangyari sa akin, meron sa akin sasalo. Ano eh, hindi ako natatakot maging risk taker. Kasi they would back me up kung ano yung magiging desisyon ko sa buhay. So, dun ko nakikita na parang whatever happens, andito sila. Andito yung family ko, andito silang lahat. So, I think yung binabanggit nilang dalawa po ay yun nga, nabanggit ni Nicole yung ano yung without judgment. Yung pag may nakikinig. Ngayong panahon po ngayon, mga nanay, tatay, take you from that, no? Yung mga bata, no, pagka nagsabi sa inyo ng sama ng loob or ng mga lungkot nila or frustrations, huwag po natin papagalitan. Yes. You know? Yes. Sabi, ay, ikaw naman, ang hina-hina. Drama-drama mo. Ang dami mo namang alam. Drama-drama mo. O, comparison na naman. Yung mga bata nga kami. Oo. Oh. Oh. Diba? Kami nga dati, eh, ganito. Oo, kaya maganda to. Let's hear it from the young people. No? Maganda yung sabihin natin na makinig lang tayo without judgment and thank them for sharing their feelings. Kasi hindi po lahat ng bata mga kabataan kayang mag-share sa ano nila, sa parents or sa family. So, yun nga nakakalungkot din. Father, taas mo ng konti, Michael. Ate Nicole and Kuya Baylong. Alam po ninyo, may mga kabataan din akong nakakakwentuhan. At mas open sila sa mga peers nila kaysa sa parents. Diba? So nakakalungkot din yun, diba? Kasi maganda sana yung inner circle mo muna eh. Bago ka lumabas. Diba? Kasi may mga kaibigan din naman ako. Nakakatuwa. Yung mga magulang tsaka yung mga anak. Para magkaibigan lang sila, para mag-best friends. At ang anak, doon naglalabas talaga ng mga hinanaing niya, sentiments niya sa kanyang mga magulang. Pero pwede rin, sumobro naman yung iba. No? Para magkaibigan lang, wala ng discipline. Ay, naman. Kaya balancing din po talaga. Correct. Pero yun, sinasabi ni Father Nelson, tutu po yun. Kaya lang, yun nga, pagbata pa, kasi minsan, yun nga yung upbringing eh. Kaya pag laki na, nahihirapan na mag-share talaga kung hindi nasimulan ng ganun eh. Especially kasi ako po, lumaki ako ng ang mama ko kasi nag-abroad. So, grade 2 pa lang ako, hindi ko na siya medyo detached. So, yun. Alam na naman niya yun na parang medyo mailap kami sa isa't isa kasi hindi kami lumaki or hindi na ako lumaki ng super close. Yeah. Laging sa lolo at lola. Kaya. Pero maganda dito, these things, yung mga relationship na to, can be healed. Yes. Pwede po yan. No? Hindi yung ibig sabihin na pagpangit po yung simula noon, eh, wala na. No. No. Pero proseso po eh. It takes time. Hindi natin pwedeng, hindi pwedeng madaling. Biglaen. Yes. Opo. Alam mo, may madami ng mga tanong, magaganda yung tanong nila. Oo nga eh. Pero, sige, tingnan natin yung mga tanong nila. Ito, may tanong dito. Good evening, mga kapatid. God bless you all. Bang, hirap ng tanong nga. Ito, sabi niya, ito ni Marcela. Ang ganda, sabi niya, I disciplined my children while they were young. Strict in the right way. Yun, hindi lang natin alam kung ano yun. Ano. Pero, kumbaga, sa kanya, with moderation, yung kanyang pagdi-discipline. Siguro, I think yung strict in the right way, I will qualify that. Yung strict in the right way is, ito yung sabi natin na, meron tayong tinatawag na yung mga parents na authoritarian or authoritative. Aha. Okay. Ano pagkakaiba nun? Yung authoritarian yung, "Hey, strict ka. Kahit ano mangyari, hindi ka pwede." Correct. Pag kinwestiyon mo, wala. No questions asked. No, you have to. Yun yung sinasabi na ano eh. Yun yung sinasabing tinatanong, sumasagot ka pa ha? Tinatanong kita, ba't tayo mo sumagot? Meron naman authoritative na, strict nga, sabi, it's 8 p.m. be here. Pero mami, hindi 8 p.m. be here, anak. Kasi why? We have to respect the schedule, the discipline. So, yeah. Different.
lahat. Kasi it's all for your own good and you have to comply kasi I am your parent, I am your mom, I am your, or I am your dad, no? And then, ganon. So you explain and you tell them na yung reason then with, yeah, of course, yung mahal mo sila, ganon. So, pero yes. you are firm. Mm-hmm. O meron mo kasi ibang wala na kahit ano. Sige, bahala ko sa buhay mo. Correct. So, yun yung, I think yung strict in the right way, yun po yung sinasabi niya. Kasi mahirap din yung maging relaxed tayo, maging permissive na masyado. Yes. O kaya, ini-spoil naman natin, hindi rin maganda. Ito, bumati naman tayo. Medyo nagkakaseryosohan na tayo dito eh. O, si Franz, yan. Si Kabayan, nako. Kabayan, Sir Danny, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At sana't marami tayo natututunan din eh. Abay, kababayan ko yun eh. Ayan, si Tita Nancy. From ano tayo ha? May mga nanonood tayo from abroad. Si Tita Nancy from Japan. Nasa Japan ho siya. At ito, si Brother Norman, nakasubaybay po sa atin. Si Ma'am Joyce. Kuya Noel, Kuya Manuel, Father Rod, salamat po sa iyo. Ayan. Baka may gusto kayong mga batiin. Sige po, ako muna. Ate Mars. Sige. Sige, batiin mo na. Okay. Uy, si Sandra, yan. Hello, Sandra. Uy, yun din namin yan. At isa din siyang Adamson yan. Pero lumipat na yata siya sa Santa Isabela, no? Yeah. And hello sa family ko. Hello. And Bigilitos. Ang BBYM ay nanonood. Hello, Bigilitos. Wow, salamat sa inyo. As much as we would like to show yung ano po, ano itong BPYM, the Vincentian Parachute Ministry, medyo dahil nga ho nagkaroon ng technical problem, meron ho kaming ano eh, meron kaming short video clips about the Vincentian Parish Youth Ministry. Ano po yung kanilang ginagawa, ano po yung mga activities nila. Napakaganda po sana. Ayun lang ho, medyo hindi ho namin muna may papalabas. Ano po? May tanong dito, meron si Ed. Sige Ed, na. Napasok ka, inahanap yung tanong ni Ed. Ed, nasan ka Ed? Ed Jason Valiente. Oh, basahin mo yan. Okay, yan. So sabi po ni Mr. Ed Jason Valiente, Pads, I'm a college instructor po. Paano ko po i-handle yung mga students ko na sinasabi nila na they are experiencing stress? So basically, students, young ones. Maraming ways na po pwede na. Yung napag-usapan na natin yung kanina, yung samples, yung siya na naging proactive, no? Nagkaroon siya ng other outlet, yung mga hobbies ginagamit niya yon. Tapos yung kanilang social support, pareho sila si Nicole, no? Meron natatakbuhan, may nakakausap, napaka-importante. Kanina binanggit din namin ni Father Nelson, mag-exercise, no? Yes. Importante, may schedule. And then kung ayaw, create a group, no? Magkakabarkada, mag-usap-usap kayo. And if ever si Ed is maraming time, no? Makapag-set up siya nung individual meeting with that person na nagsasabing stress. Para alam niya yung pinanghuhugutan ng bata. Yun kasi yung one-on-one na para siyang emotional bank account na i-open mo sa bata at sa'yo. That's another thing to do na I guess mas magandang approach. Lalo na kung lumapit sa inyo. Pag lumapit yun, isang signal na yun na they want to open up. No? So, pero kapag kami mga iba na tinanong nyo at ayaw sumagot, pag nyo muna pipilitin. Yes. Pero meron din pong not giving a message is already a message. Yung mga actions pa lang na nakikita natin dun sa mga students natin, sa students mo or sa mga tao na kapaligid sa atin, especially the young ones. Mga hindi nila dating behavior, bakit sila kumukuha ng ganong behavior? That's another point to consider din. Siguro yun yung sinasabi ni Father dyan na kinakailangang malaman natin o ng mga magulang o lalo ng mga leaders, yung dynamic ng isang bata. Kasi dun mo may kita yung body talks na tinatawag eh, di ba? Sa katawan pa lang, sa pagkilos pa lang niya, alam mo na. Pero ito rin, i-highlight ko rin ito. No? Kapag sakasakali itong meron kayo nakikitang gano'n, and then you feel na something is wrong, yes, you can approach them, napaka-importante pa yun, ask them, and then if not, you can give them assurance, I'm just here if kailangan mo. Yes. And then pag tumawag sa inyo at hindi nyo ma-handle at masyadong mabigat ng problema, pwede po tayo mag-refer. Yan. Kung sa school, may guidance counseling, i-forward po natin doon, no? O kaya may mga kakilala tayo na po pwedeng tumulong, lalong-lalo na kung masyado mabigat o yung medyo may mental problems na talaga na hindi natin i-handle. Huwag natin pipilitin kayanin. Totoo. O, kasi baka ho mas mapasama kung hindi natin kaya. Wala ho masama. Ang pinakamadali lang yung makinig po tayo. And then kapag alam natin hindi natin kaya i-handle, refer it out. No? Hanap tayo na pwede natin makatulong sa kanila. Naalala ko, siguro in connection with that, yung may one time mo, nasa seminary na po ako noon, college na. Tapos may nanay po akong nakausap. Tinatanong po niya kung meron daw tumatanggap ng minor
Yung mga elementary pa lang, o yung mag-high school sa seminary, college po kami nun eh. Ang sabi niya, gusto ko po sanang ipasok yung anak ko. Eh bakit to? Ang tigas ng ulo. So, yung pagdisiplina, no? Yung malaking factor yan eh. Di ba sinasabi mo nga father dyan, ano? Paano didisiplinahin, ano? Siguro, syempre, sa mga magulang muna, it starts there eh, sa family. Tapos, kaya hindi biro ang trabaho ng mga magulang. Hindi biro. Lalo-lalo kung walang trabaho. Correct. Mas mahirap magtrabaho, magpalaking dahil stress din sila. Yes. Stress din sila. Yeah. Stress sa trabaho, pag-uwi pa, di ba? Tapos yun nga, yung... Pero okay na, kailangan mo maging ano, yun nga, pinag-usapan natin, resiliency, ano? Yeah. Yung pagiging flexible na ng mga magulang. Siyempre, kahit pagod ka sa trabaho, pero yung anak mo, nakikita mo may problema and would like to talk to you, talagang, yun ang ano, paano ka magbibigay ng time. Ito may tanong, si Manuel Leonardo. Oo nga. Father John, ask ko po, paano po yung mga militar ang parents? Uy, maganda to. Di mo ba sa military obey first before you complain? Ganun po rin na sa family nila. I am not sure so much, pero there is a higher probability na kapag ka ganun yung training, baka po pwede maipasa yun sa mga bata, yung ganoon. Kaya maganda, aware din yung mga, hindi po ako masyado na sa psychology po ng mga military, pero yeah, with that kind of framework, maging pwedeng authoritarian, ito yung pinupunta yata niya. Kaya maganda po yung mga parents na magkaroon din yung, kaya may psychology background, kasi child psychology, no? Ano yung mga bata, paparang yan. Kaya medyo yung mga magulang, and I think many of our military naman, they know this, no? Alam din naman nila ito. I don't think naman yan. Siguro, relating to that, meron din tayo, hindi ko napapangalanan, Father John. May pari din tayo na yung kanyang daddy ay sa military. Pulisan tatay niya. And very strict. Very strict. Kaya, ayun. Yung pagdisiplin sa kanya, kaya sabi din niya, nagkaroon din talaga siya ng issue, sa tatay niya. Kasi ganun din. So, sobrang strict. Kung paano yung discipline na ginagawa dun sa, ano, sa kanila, as a military man, ganun ang ina-apply sa mga anak. Oh, so, pero, medyo, yung strict, again, i-qualify natin. Kasi pwede yung strict positive or negative. Oh, yun nga yung sinasabi natin kanina. Pero totoo nga yun, kaya napaka-importante na alam natin how we can navigate yung ano niya. Ayun. Lalo na yung mga na-reinforce yung idea na dapat ko nang sabihin ko, tapos laging galit, tapos nanghahampas pa. Oo. Ayan po, nakat. Hindi ko lang alam, ano, yung mga magulang ko, lalo nanay ko, pag nagagalit ang... Napapalo ka ba lagi? Hindi na ako napapalo ng nanay ko, pero ang nanay ko, mabilis kasi ako tumakbo. Pero ano din, na-master ko na yung pag-ilan. Kasi ang nanay ko, ano mahawakan niya, binabato. Oo, totoo yun. Kaya ang galing kong ilag eh. Minsan nga nahawakan na nanay ko refrigerator, gusto iba to eh. Kami haplik talaga ng belt naman. Yun. Siguro maganda topic po. Ay, by the way po, ipa-plug ko na, every fourth Sunday family edition ng ating Discussion. Yes, ating po pag-uusapan. Pag-uusapan natin itong mga ito. No? Ngayon lang po, youth po ito. Pero abangan niyo po, yung mga tungkol sa parenting, paano magpalaki ng bata healthily, para happy yung mga bata, sa fourth Sunday po natin i-discuss yan. Ayan, at lagi po natin makakasama nun si Father John. Ayan. Ang kanyang expertise. Yes. Family life. Ayan, opo. So, bumati muna tayo. Ito si Ate Catherine. Nako, salamat sa iyong pagsubaybay. Pakibati po, happy birthday kay Mami. Enjoy your bonding. Nandyan din si Father Choi, kasakasaman na si Ate Mary. Salamat po sa inyo. Bumati muna kayo para ano. Babatiin ko lang po. Hi, Mot. Si Cassandra. Hi, Mot. Hello, hi, Cassandra. Hi, Cass. Si Ate Eva. Ayun. Friends. Hello. Yes. Ayun. Tita Marita from Chicago. Hi, Tita Marita. Ayun. Sister Mary Ann, salamat po. At talagang ano. Share. Opo. Naku. Like, share, and follow Vincent Connect. Yes. Ayun ang pinakamaganda. So, ngayon, yung sa buhay ninyo sa... How active are you now in the church? Ngayon na, syempre, ikaw, Kuya Bailong, ay hindi ka na ordinaryong tao. So, nung nandun pa lang siya talagang, di ba sabi niya, yung nadidiscover yung potentials. Nakita ko na yung potential niya. Diba? Ayun na. Madami siyang potentials. Ay, sinabi mo pa. Actually, he is one of the good leaders dun po sa youth namin. Even na si, po. Ano po, si Ate Nicole. Mahuhusay ko itong mga youth leaders. Kaya sila inibitahan natin. Diba? Oh, yes. Mga role models yan. Yes, yun. So, ngayon, how active are you now sa ating youth? Na partial pa ba kayo dun? Before the pandemic? Ini-invite ako ni Nicole na mag-host ng mga events. Mm-hmm. Like,
magaling siya dun eh. So event hosting. Eh. Actually, sabi ko nga kanina, Pads, no, nagkukwentuhan tayo. Wala pang sinasabing topic, nag-yes na ako sa kanya. Like this. Mag-chat siya, Bilong. Pwede ka ba? Pwede ka ba by 13? Yun pa lang po sinasabi niya. Yes. Sabi ko, yes. Yun. Always yes. Tapos sasabihin niya, may interview kasi kay Father Nelson, ganda ganyan. What? Okay, I'm so excited to ano. So, so very outgoing talaga si ano. Ganun ako. Yes then, talaga siya ng yes. And siya naman is, bago siya gumawa ng decision, mag-i-inquire naman siya. Uh-huh. And ibibigay ko naman yung honest opinion ko dun sa event na gusto niya. Mm-hmm. Na sino yung ganito, paano i-facilitate, ganito, mm-hmm. ganyan. So hindi naman nawawala yung communication namin ni Nicole. Mm-hmm. Kapag kailangan niya ng advices, andyan si May. Hello, May. Ayun, si Ate May. Si Ate May. Yes, so, and dyan din naman ako para tulungan si Nicole. So, ngayon, aside from the fact na I read yung mga communication nila through BPYM chat GC. So, ano lang talaga, more on support talaga kay Nicole. Kasi ano eh, during our time, sabi ko nga, nagkukwento ako habang nagda-drive siya, sabi ko nga, Nicole, during my term kasi during 2014 going to 2016, yung mga youth is super active. Mm-hmm. Na merong reason bakit sila bumabalik. Mm-hmm. Na dapat yun yung masolusyonan mo. Na kaya ka nandiyan dyan is because may purpose ka talaga na hanapin yung reason bakit nahihirapan ka ngayon. So during our time, maswerte kami ni Maymay na kung saan-saan active yung mga bata. So masaya kami sa simbahan. So another factor, dun kasi kung sa ang mga bata ngayon, kung saan masaya, doon sila. Mm-hmm. So, kahit di naman bata, kahit matatanda. Ayan. Yeah. Oo, totoo. Mga ganun po. Siguro ita something to do pada diyan kasi nung time na yon talagang very active yung ano yung sa parish. Even now very active naman eh na sa parokyang pinanggalingan namin. Napaka-aktibo. Actually one of the parishes na somehow they look up to yung ating parokya pagdating sa mga youth. Oh, kasi napakagaling at napaka-aktibo. Siguro malaking factor lang yung katulad ng sinabi mo. During that time, walang pandemic eh. Mm-mm. Diba? So, madaling magtawag ng mga kabataan. Oo, pero ngayon, sige, i-explain mo nga sa amin natin, Nicole, anong naging struggle mo ngayon na katulad niya naka-lockdown? Kapit kayo. Ayun, struggles. Siyempre, number one, yung connection. Kasi internet connection, hindi lahat may access. Ayun. Siyempre, kapag nag-zoom ka, malaki rin yung, ano, yung kain ng internet. So, siyempre, hindi mo naman sila pwedeng sabihin na kailangan nyo umatin kasi hindi mag-load naman, kayo. Oo, mag-load kayo. Hindi naman ganun. Yes. So, number one struggle yun kapag magpapatawag ka ng meeting. Mm-hmm. Siyempre, hindi pa ano yung masyadong physical meeting. Mm-hmm. Until now, hindi kami nag-physical meeting kasi yes. Medyo, I don't want to risk them. Kasi malalaman ng parents nila, saka nagpunta, nag-meeting po kami sa youth. Siyempre, ako agad yun. So, I don't want to risk them. Yes. And bukod sa internet connection, siguro their focus. Mm-mm. Kasi before, wala naman masyadong yung Mobile Legends. Parang wala, diba? Parang mas madami silang time sa church. Madaming distraction ngayon. Kasi before, ang sabi nga, dati, ang takbuhan ng mga youth, yung youth ministry talaga. Yes. Kasi doon may socialization na. Correct. You get to yung kwentuhan with your dear friends. Barkadahan pa, barkadahan. Diba? Andun na yung group mo. Mm-hmm. Andun na yung social support. May excitement ka. Oo, na-excite. Yes. May meeting kami na ganito, nakaka-excite. Mm-hmm. Pero yes, ngayon, daming distraction, ang daming pwedeng gawin sa internet. And you have all the reason para, hindi na lang kaya ko atin. Kasi, chill naman ako dito, haharap ako sa laptop or sa phone for an hour, tapos, yes. Diba, yun. Number two, struggle talaga yung focus. Yung madami ng distractions everywhere. And at the moment, wala talaga tayong magagawa at that's the situation ngayon dahil talaga may pandemic, you know? So what we can do is just bring out the best na experience natin ngayon, you know? Kaya nga, iyon, yung maganda yung magkaroon pa rin kayo ng in your own limited way, may connections pa rin kayo sa bawat isa. Totoo yan, magastos ang load kapag
wag naman natin i-require yung mga bata, wala nang pambili, di ba? No? Mm-hmm. Di ba? Medyo mahirap din yun, no? Pero yun nga, at least yung mga, ano, although yung mga games ngayon, ako minsan, sometimes, pasalamat na lang ako, may games pa rin kahit paano, no? Mm-hmm. Medyo na, ano, yung mga, yung mental, ano, yes, mga, yes. Ano. Pero syempre, wag sa sobra. Mental exercise. Oh, kaya kinakailangan pa rin talaga yung may routine. Establish a routine, no? Ayun nga. Sa inyong bahay-bahay. Pero mahabang usapan na naman yun, Father Nelson. Siguro maganda sa next, ano natin, ano yun. Pero yun nga, yung focus lang natin ngayon. Kasi they are lucky kasi itong mga ito, may leadership roles eh. Yes. Another factor na titignan natin, paano yung mga walang leadership role? Yes, mm-hmm. Yun din yung isa. Diba? Sila yung mga taong yun talagang lagi nasa bahay lang, wala talaga. They don't know what to do. Mm-hmm. Mas challenging para sa kanila. Yes. Yeah. Yeah. So, Father Nelson, ay paano to? Eh, na mag na 9:30 na. Ah, anong oras ba tayo nagsimula kanina? Hindi ko na makita yung oras Oo, naka 50 minutes na tayo sa pangalawa natin. No? Sige, siguro. Maganda siguro medyo i-ano natin. Pero anyway, itutuloy natin yung mga conversations na ito. Mm-hmm. Dahil yes. Napakarami hong pwedeng pag-usapan sa mental health. No? Mm-hmm. Ito lang po, in-explore lang muna ho natin. Mm-hmm. Ano nga ba yung mga yon? At saka baka pwede sila imbitahan ulit next time, no? In the future. Yes, man. Magandang maituloy yata natin itong usapan na ito, ano? It's an honor. Oh. Yes, so, kasi... Para maano natin. Nabitin. Ang ganda ng ating usapan po, ano? So, siguro, dahil mag na 9:30 na, and, syempre, 1 hour lang naman tayo para hindi rin naman na... Ayun, pero marami tayong mga, ano, mga kapatid talaga na, ano, ha? Kapatiin lang siguro natin. Oo, yan. Oo. Ayan, so salamat po sa mga sumaybaybay po sa atin, si Ate Cypress, yan. At bumabati nga si Kuya Manny, no, yan. Si Maying, si Sheila, Cassandra, yan. Si Tess, Tita Odette, yan. At si Father Nancy, Choi, Nancy. You know, Father Choi, salamat, thank you for watching, and happy birthday kay Mami, ha? Yeah, happy yan. Birthday! Pakibate si Mami, happy birthday! Sa TMs, nako. May epekto pa ba sa bata kung lumaki na hindi kapiling ang magulang? Yes. At ito po bang na-adapt na bata na anumang gawain? Eh siguro, sagutin mo na to, Tinicol. Ano eh, total eh, maganda naman ang ano, yung mukhang tumutugma ito sa ano eh. Sa... That will depend then. Depende yan. Oo. Kasi depende marami yan, rin akong kilala na mga hindi lumaki sa kanilang mga magulang but they turn out okay. Yes. And that is where the will come in yung mga support system natin, yung mga tito-tita, tita-tita mga lola, yes, lola, correct. No, yun, na kahit wala, and then the way we explain bakit wala yung magulang natin dahil yes. Nagtatrabaho for you, correct. Early on pa lang, pagbata, put that into the conversation table mm-hmm. para nare-realize ng bata. Kasi minsan di na-explain eh. Ang naiintindihan ng bata, iniwanan kami. Pagka yun ang naiwan sa isip ng bata, then that will have some resentments. Pero kung conversation na, your mom has to work for you, yeah. Pero mahal ka ni mami, tapos tawag-tawag pa regularly si mami kahit wala, then more likely po hindi po magiging. Dati kasi impact yan eh. May study pala, no? Yes. Habol ko lang to, no? Dati may impact. Ngayon daw, parang wala na. Kasi, dati, minsan lang yung, sa classmate po, ikaw lang yung unique na wala magulang. Mm-hmm. Ngayon, 50% wala. Normal na. Yes. So, dahil normal na, hindi na gaano may epekto sa ano. Kasi hindi ka tutukso eh. Wala kang nanay, wala kang tatay. Pare-pareho kayo. Kasi pinakasharean ka na. Ano, yeah. And hindi lang yun. Pag Pasko, mas marami ka pang nakukuha. Meron ko kasi nagtatrabaho sa ibang bansa. Oo, so, mas ano. Kaya, mas may opportunity rin sila dahil economically. Mas naging well off, yeah. Ito, may habol lang ako. Maganda rin ito. Sabi ni Levy, I didn't get the opportunity to experience and have the early exposure to religious formation only during college. I think early formation is essential to religious, social, culture, or direction. I agree. Yeah. Yeah, yung mga parish churches, yung mga children's ministry, importante ho yan. Nadadala siya sa work kasi. Hanggang ngayon, dalandala ko siya sa work ko. Oh, see? Oh, sila ho mga testamento, yung discipline pa lang ng bata. Yeah. Information, leadership formation. At to tell you honestly, I can vouch for them. Marami ho kami ng mga youth doon po sa sukat. Sa amin lang ho, sa Miraculous Medal National Shrine Parish, they are now young professionals and they are now very successful. Kaya yung mga magulang, no? Uh-huh. Hanap kayo na pa pwedeng, ano, masaliya sa mga churches, no? Kasi yung ibang parents, hindi siguro dahil hindi na-explain ng maayos sa mga parents, payagan niyo silang mag-youth organizations. Yes. Para at least meron din may additional support. May backup. Merong formations na hindi natuturo sa bahay at sa school. Yeah, yes. Pero bukod doon,
minsan din kasi may pagkukulay yung mga simbahan din eh. Mm-hmm. Yung sino nag-handle is also a factor. Yes. Kung ang youth leader ay hindi humagaling o kaya ano, pwede maging problema rin eh. Mm-hmm. Kaya kaya hindi mo pwede sabihin na lahat ng youth organizations ay okay. Yes. No, kaya importante ito, we check and observe. Balance. Mm-hmm. Tayo, we check, chine-check din yung pare. Kasi may mga pare din minsan di marunong mag-handle. Mm-hmm. And yeah, that could have a repercussion sa pagbalaki rin ng bata. Mm-hmm. Pero generally, we would like to, ano, dahil magandang programa po ito, mm-hmm, kaya kailangan may ongoing information din ng mga parish priest din at mga ano. Yes. On how to handle youth ministry. Correct, yeah, correct. At syempre, dapat may expertise din. Correct. Diba? Hindi po pwedeng, dahil kabataan ka lang, newly ordained ka, o ikaw na mag-handle ng mga youth, yes, dahil bata ka. Yes, hindi. Yes. Yun nga sinasabi mo, Father John, sometimes, instead na maging strength, nagiging liability ka dun sa, yeah, mga kabataan. Imbis na maging inspiration ka, baka pwede ka maging source of scandal din. Yes. So, correct, ayaw natin yun. Mm-hmm. Kaya maganda po yung mga parents, when you engage your children sa parish or what, check pa rin. Mm-hmm. Check nyo yung programa ng simbahan. Mm-hmm. And huwag nyo lang basta iwanan lang sila doon. Yes. Always ask your children, ano nangyari? Kamusta? And then, mm-hmm, if you see na something is wrong with the program, talk to the parish priest. Father, mayroon, mm-hmm, akong ganito. Para, yeah, din natututo rin yung mga parish priest natin o yung mga, mm-hmm, leaders natin para na-engage din natin sila. Mm-hmm. Yes, okay? Yes, yes. Okay. Mm-hmm. Ano pa? May tanong pa ba, Kuya Baylong? Meron dito na, mm-hmm, na ano lang, nakakuha lang ng attention ko. Sige nga. By Miss M's Rolon Ramirez. Mm-hmm. May epekto po ba sa bata kung lumaki na hindi kapiling ang magulang? At totoo po bang na-adopt ng bata ang anumang gawaing mali na nakikita sa matatanda? Definitely, mga nakikita sa matatanda, ginagaya po. Miski yung matatanda, kung ano nakikita nila sa ibang matanda, ginagaya din po. Kung minsan nga, hindi lang yun ha, kung minsan yung matatanda ngayon, kung nakikita sa bata, ginagaya ng ano, matatanda sa bata. TikTok ba yan? Ayan na yun! Positive naman, positive. At least, nakaka-exercise yung mga matatanda. If you use technology sa maling bagay. Lahat naman po, yeah. Kasi social beings po tayo, we really copy each other. Kahit ngayon nakikita lang sa poster, yes, yung mga billboards, ginagaya po natin yan. Mm-hmm. Correct. Wala nang masamang gumaya, basta maganda lang yung gagayahin. Yes. Diba? Yun lang naman. Minsan lang, hindi natin alam kung ano yung maganda rin tsaka hindi maganda. No? Ay, i-qualify natin palagi, di ba? Yeah. So, hindi, ito, meron pang ano, meron pang tanong dito. Joke lang. Ayan, so siguro, ipagpapatuloy na lang ho natin sa mga susunod na episode, although maganda po yung ating talakayan, although may continuation naman siya sa ating fourth Sunday dahil... Nakikita ko na maraming tanong pag mga anak. Mga magulang. First time na parents, may young ones na. Yes, so first time natin nag-guest ng mga... Na-trigger dun sa opportunity and sa atin. So every Tuesday po, and import naman po, parenting po. Kaya mga nanay at tatay, mga young ko, tapos lalo na po kayo. Yes. Yeah. Okay. Pagka mga second Sunday naman, we're targeting ng mga youth naman ang ating invite para sila naman po ang makapag-share ho sa atin ng kanilang mga experiences. Okay. Ayan. So siguro mga last message lang. Bukod sa papasalamatan natin sila, is there anything you would like to say? Parang pabaon natin sa mga nanonood sa atin. Babae ka naman at Nicole, si Kuya Baylong naman. To summarize all the ano na sinabi ko kanina, no. Mm-hmm. So whatever happens, ito lang yung sasabihin ko sa mga kabataan natin diyan na naliligaw pa ng landas, hindi pa makita yung purpose nila. Mm-hmm. Masasabi ko lang, life is what you make it. So kung ano yung choice na ginawa mo, yun yung magiging law of attraction mo. So kailangan kung may goal ka, kung yun iniisip mo, tuloy-tuloy mo yan, nasa tamang direction ka. So, yun lang, huwag ka mawawala ng landas kapag may dinadivert ka sa ibang gagawin mo, eyes on the goals lang, wala namang walang mawawala dyan. And keep the faith, always pray. And syempre, family first. Okay. Wow, ganda nun ah. Ganda pa ba? Ang hirap naman. Hirap patapatan. Huwag mo nang tapatan kahit kulang lang. Sabihin ko lang, same. align your plans with the Lord. Always ask guidance. Yeah. Makinig. May ano yan eh, parang may internal na sagot. Sumasagot siya kahit hindi natin siya naririnig sa panlabas. Yeah. And magpatuloy ka. Mm-hmm. Kahit ang dami sinasabi. Yes. Padayon. Patuloy, padayon. Kahit madaming nagsasabi sa'yo na hindi mo kaya,
kaya mo yan. Tuloy mo lang. Mm-hmm. Ikaw naman, Father John. Baka naman may gusto kang ipabaon sa kanila. Ako, babaon ko lang. Uh-huh. No? So, ito yung mga topics po natin, lalo sa Support Sunday po. Ila po, maraming okay. Salamat po sa pagsubaybay po lagi sa amin linggo-linggo. And we really hope na it through our program na may matututunan tayo how we raise our family, how we become a young person today, no? At alam ko maraming topic po dyan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sige. No, siguro ako naman, napabaon ko lang. If you would like to change the world, no? Change yourself first. Ayan. If you would like to change the world, start loving your family. Family first. Kasi mula po muna siguro po. And at the same time, kung ano man, lalo na sa mga kabataan, ano, kung ano man po ang plano ninyo, laging dapat nandun ang Panginoon. Whatever plan that you will be having in your life, dapat laging nandun ang Diyos. Hindi ka na mawawala sa landas mo. Gaya na sabi ni Kuya Baylong. So yun po, mga pabaon po namin sa inyo. At magkita-kita pong muli tayo sa next Sunday. Nakakabiti no, mga kakonekta na ho. Yung concert, concert namin next Sunday, manood kayo ha. Ayo po. 8 p.m. ang ating pong concert. Ang title po ng ating concert ay Evangelizing. We would like to evangelize you through our singing. Look for 1-8 po. Kami po magpe-perform. Father John, myself, Father Rog, and Father Rock Joseph J. Enriquez. So ayan po, wag po ninyo kaming iiwan. Sana problema kami sa audio lang. Pero we'll make sure na hindi po. Talagang dito, ayusin po namin okay. Yan. Thank you very much. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat at ni Nicole and Kuya Baylong. Thank you so much, Pat. Yes, nako, salamat po. Thank you. Kaya hindi ko sila nakatanggi kasi sila ho yung mga youth ko dati. Ayan na. So thank you so much. God bless you all. Hindi pa tayo magpe-prayer? Sige, magpasal ka na. Sige. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Loving Father, we thank you for this wonderful evening that you gave to us to be able to discuss matters that concern our youth and our lives. May you be able to guide us always. Always guide us and give us always enlightenment so we may be able to know and follow your will, our purpose in life. All this we ask through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Thank you po. Next Sunday po ulit. Asa next Sunday naman o. Binspirasyon. Tayo po ay evangelizing. Next Sunday, we will be having our concert. Bye-bye. Okay.